sa araw na ito. Amen. Tayo po ay excited sa ginagawa ni Lord. Gusto ko pong ipaalala na malapit na po ang ating big church project kung saan ay lilipat po tayo. Hindi naman lilipat, no? Kukuha tayo ng mas malaking building. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bahagi tayo dyan. Amen. Ang church po na pinagpapala ng Diyos at ang kumikilos ng Diyos ay kailangan makita natin ito ay lumalago. Amen. So, salamat po sa mga nag-pledge na ng ating big church project. Yung mga hindi pa po nagpe-pledge, nagpe-pledge dyan, baka naman. Misan po ba ay naitanong nyo na rin sa inyong mga sarili na, Lord, ano bang gusto mo sa akin? Lord, gusto mo bang paglingkuran kita? Panginoon, gusto mo bang purihin kita, sambahin kita? Naitanong niyo ba kay Lord na, Lord, bakit ba ako nakakilala sa iyo? Ano ba ang gusto mo sa akin? Gusto mo ba, Panginoon, na ibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan tulad ni Zaccheo? At kung may dadaya ako, ibibigay ko ng 4 times? Ano yung gusto ng Diyos sa atin? Yun po ang ating sasagutin ngayon. Ano ang gusto ng Diyos sa iyo? Sabi sa katabi mo, alam mo ba kung anong gusto ni Lord sa iyo? Gusto ba ng Diyos na ikaw ay umawit ng umawit sa Kanya at sumayaw ng sumayaw? Kasi ang katotohanan, mga kapatid, kahit tayo ay buong puso, buong buhay nating naglilingkod, buong lakas tayong sumasayaw, gumagampan ng ating mga tungkulin, pero pag mali naman ang ating puso, hindi mahalaga yun sa Diyos. So, ano ang gusto ng Diyos sa atin? Sabi sa katabi mo, alam mo ba kung anong gusto ng Diyos sa iyo? God wants your heart. Ang gusto ng Diyos sa atin ay ang ating puso. Proverbs chapter 23, verse 26. Proverbs 23, verse 26. Naghang pong aking laptop. O my son, give me your heart. May your eyes take delight in following my ways. Ang sabi rito ng Panginoon, aking anak, ibigay mo ang iyong puso sa akin. So anong hinihingi ng Diyos? Sabi sa katabi, hinihingi ni Lord ang iyong puso. Kasi pwede kang sumayaw, pwede kang kumanta, pwede kang tumugtog, pwede kang maglingkod, pero yung puso mo na may malayo sa Kanya. Amen ba? Pwede kang magbigay. May mga nagbibigay din naman. Pero ang kanilang pagbibigay ay hindi mula sa puso. Kaya ang gusto ng Diyos, sabi sa atin, ang gusto ni Lord sa atin ay ang ating puso. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung maayos ang aking laptop. Ay. Ulitin mo, sabi sa katabi mo, yan ang gusto ni Lord sa atin. Amen. Kasi po, mga kapatid, ang katotohanan, pinili tayo ng Diyos, hindi dahil, at paulit-ulit natin ito sinasabi sa ating church, pinili tayo ng Diyos at hindi niya binasihan dahil sa talentong meron ka, hindi tayo binasihan dahil sa itsurang meron tayo. Amen? Kasi kung sa itsura, baka marami sa ating hindi papasa. Minsan nagbiro po doon sa mga kabataan sa Japan. Ewan ko, naikwento ko na sa inyo. Habang nandoon yung mga kabataan, nagkikwentuhan, nagbibiruan sila, lumapit ako doon at ang sabi ko, sa Japan po marami doon payat. Kasi mga Japanese mapili sa pagkain. Sabi ko doon sa mga kabataan nandoon, alam nyo, hindi pa kayo pwedeng maging pastor kasi maliliit pa tiyan nyo. Kasi yung mga pastor, madalas, malalaki ang tiyan. Na sinawakan ko yung pamangkin ko, mataba kasi yung pamangkin ko, si Smile, eh. Kung kilala nyo po yun, medyo may katabaan. Sabi ko, ikaw nak, hindi ka pwedeng maging pastor, pwede ka ng bishop. Mataba eh. Ano ba ang basihan ng pagkatawag ng Diyos sa atin? Yan ba ay dahil sa ating itsura? Yan ba'y dahil sa ating talento? Media, kailangan ko ng tulong.
ang binasihan sa atin ng Diyos ay walang iba, kundi ang sabi ng aking pindot po. 2 Chronicles chapter 16, verse 9, "For the eyes of the Lord search back and forth across the whole earth, looking for people whose hearts are perfect toward Him, so that He can show His great power in helping them." Ang sabi diyan, ang mata ng Diyos ay parot-parito sa buong sanlibutan, at naghahanap siya ng mga tao na ang puso ay perpekto patungo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos at inahanap niya yung puso natin so that He can show His great power in helping them. Upang maipakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa pagtulong sa kanila. Pagka puso mo ay tama kay Lord, nandiyan ang tulong ng Diyos. Pero pag ang puso natin, nakikinig po ba kayo sa akin mga kapatid? Lalo'y marami natin mga kabataan gustong-gustong maglingkod kay Lord. Hindi masamang maglingkod sa Diyos, pero kailangan i-check natin yung ating puso. Napakaganda niyang, napakagandang layunin na paglingkuran si Lord. Pero ano ba ang layunin at purpose mo? Bakit ka naglilingkod sa Kanya? Amen? Kasi sabi mo sa katabi, mahalaga yung puso. Kailangan ko ng laptop ko na. Anong ginawa niyo? Ha? Amen. Yan din ang dahilan bakit tayo pinili ng Diyos. Yan ang dahilan bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Ang nakita ng Diyos sa atin ay ang ating puso. God choose us in the basis of our heart. What is on the inside, not what on the outside. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature." Sabi ng Panginoong Diyos kay Samuel, "Samuel, huwag mong tignan ang kanyang itsura." Alam niyo yung kwentong ito, pipili ang Diyos ng susunod na hari. Sapagkat, no, umalis na yung Espiritu Santo kay Saul, yung hari nung panahong iyon. At ang sabi ng Diyos kay Samuel, "Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse at mula sa kanyang mga anak ay pipili ako ng susunod na hari." Imagine mo yung galak ni Jesse nung dumating si Samuel at ibinalita na mula sa iyong mga anak, isa ang pipiliin magiging hari. Sobrang tuwa siguro nung tatay. Tama? Pinabilang ngayon ang mga anak. At nung lumapit yung panganay na lalaki, nakita ni Samuel, ito'y gwapo, matangkad, matipuno, balahibuhin ng dibdib. Parang si Pastor Adonis. Ay, hindi, malayo pala. Sabi ni Samuel, siguro ito na. Mukhang hari, matangkat, kaghalang-galang ang itsura. Pero sabi ng Panginoon Diyos, huwag kang tumingin sa kanyang panlabas na anyo, sa katayuan niya, kanyang physical na stature. "Because I have refused him," hindi ko siya pinili. "For the Lord," yung sikreto dyan eh. Sabay-sabay nga natin basahin, 1, 2, 3, go. "For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Ang tao ay nakatingin sa puso. Hindi siya tulad ng tao. Ang tao ay nakatingin lagi sa panlabas. Kaya huwag mong mamalitin ang tao dahil sa kanyang itsura. Kasi ang Diyos hindi nakatingin sa panlabas. Amen? Kahit minsan kung titignan mo, parang walang magagawa, alit-lit lang. Parang isang kabataan lang dyan. Kung titignan mo, parang payatot. Magbihis, eh parang hindi kagalang-galang. Nandiyan kayo? Pero yung puso pala ay uhaw na uhaw sa Diyos. Laging hinahanap ang Panginoon. Puspos ng Santong Espiritu ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang tikas-tikas mo nga dyan. Kung titignan ka, parang kung lalakad ka, parang, wow. Diretso din, walang tuhod. walang leg.
Pero yung puso mo naman ay malayo kay Lord, hindi nai-impress ang Diyos sa mga ganun. Amen? Because the most important aspect of every believers in serving the Lord is our heart. Ang pinakamahalagang aspeto sa bawat naglilingkod sa Diyos ay ang kanyang puso. Mas mahalaga pa yan sa talento mo. Mas mahalaga pa yan sa itsura mo. Mas mahalaga pa yan sa kayamanan mo. Yung puso ang gustong-gusto ng Diyos. Sabi sa katabi mo, yan ang gustong-gusto ni Lord. Kaya sabi nga ng Bible, bantayan natin higit sa kayamanan. Bantayan natin higit sa anumang bagay ay ang ating puso. Guard your heart above all things. Why? It is a heart that affects the way we serve God. Kasi ang puso natin ang nakaka-apekto kung paano tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya alam niyo po, yung iba, bakit nawawala sa paglilingkod at ang apoy sa paglilingkod? Ang katotohanan, hindi dahil sa minakita ka sa iba, natingsod ka kay ganun, kay sister, kay brother. Hello? Hindi dahil sa na-busy ka lang. Mga aspeto yan, oo. Pero katotohanan, yung puso mo nang lamig sa Diyos. Napalayo yung puso mo sa Kanya. Hello? Kaya kailangan laging natin siya sa atin ang puso natin sa harapan ng Diyos. Ano yung may katabi mo? Kamusta naman puso mo kay Lord? Lagi natin naririnig sa pulpitong ito, madali ang mangaral, madali ang umawi, madaling magpanggap ng Kristiyano, magbihis sa parang Kristiyano. Hello? Madaling pumupunta ng simbahan at nag-e-enjoy ka dahil nandyan ang iyong mga kaibigan. May kausap po ba ako ngayon? Hindi ho ako galit ha. Mahal ko kayo kay Lord. Pero pag yung puso naman natin ay hindi maayos sa Diyos, hindi ka na umiiyak sa Kanya, hindi mo na mahal ang Diyos tulad ng dati, nalalamig na ang puso mo sa Kanya. Alam niyo, yan ang palatandaan ng huling panahon. Dinadala ko ng Diyos dito sa bagay na ito. Ang mga tao, sabi ng Bible, ay magiging palalo, makasarili, maibigin sa salapi, suwain sa magulang, no? Walang pag-ibig sa Diyos. Yan ang huling panahon. Kita niyo mga tao ngayon, laging entitled sa kanilang gustong sabihin. Nandiyan kayo? Ang mga tao ngayon, laging matampuhin. Ang problema, alam nyo ano talaga? Puso eh. Tama? Hindi mo kibuin, magtatampo. Nandiyan kayo? Hindi mo lang makausap ng ilang panahon, hindi mo nakibo, left the group. Ngayon, panakot na yung left the group eh. Ay! Ang dami mga pastor kahit sa amin. Mga pastor na, mga grupo na mga pastor namin. Left the group. Pero babalik din naman. Ginagawang parang nagiging panakot yung left the group. Hello? Sabi sa katabi mo, mag-matured ka pa. Yung puso, bantayan. Hello? Okay lang ba kayo sa mesahe ganito ngayon? Ha? Kasi yan ang aspetong tinitignan ng Diyos. Hindi nagpaparumi sa tao ang kanyang kinakain. Bagkus yung lumalabas na mula sa kanyang puso. Anong sabi ng Bible? Mark 7 verse 14 to 23. Basahin natin yung verse 23. Ang lahat ng ito, ano yon? Yung kahalayan, karumihan, mga bagay na puro kasalanan. Lahat ng ito'y nanggagaling sa puso. At ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa tao. Ano nagpaparumi sa tao? Hindi naman yung kinakain mo eh. Kasi yung kinakain mo, sabi mismo ng Panginoong Jesus, ilalabas mo rin yun. That time kasi ang mga tao masyadong mapili sa kakainin nila. That time, dahil sa batas ni Moses, pinipili nila kanilang kakainin. Dahil yun daw ang magpaparumi sa kanila.
ang hindi naiintindihan nila, ang layunin ng Diyos talaga ay hindi yung pagkain na magpaparumi sa kanila eh. Kundi yung pagsunod nila sa Diyos at nakalimutan nila, yun ang pinakamalaga, yung kanilang pagsunod, yung puso. Hindi yung mga bagay na ginagawa mo lang dahil kailangan. Ikaw usap po ba ako ngayon? May mga bagay kasing ginagawa mo lang dahil kailangan at magsasakripisyo ka. Hello? At isusumbat mo pa sa Diyos? Di ba ang dami natin ginagawa na hayaan nyo mangusap si pastor ngayon na, lalo sa mga manggagawa na mga ginagawa natin na pagsasakripisyo, no, pagpapagal, buong araw nasa church, pagod na pagod, at para bagang, Lord, ah, pagod ako ngayon. Dami kong nagawa sa iyo. Nanya kayo? Magpapagal sa church, pero yung pala, may layuning iba. Sana ma-promote na ako. Maging pastor na rin ako. Kaya pala, trabaho na trabaho sa church. Ang layuning ay title. Totoo, maraming ganyan. Hello? Magpapagat sa church, talagang ang sipag-sipag, pag inutusan ng leader niya, ng pastor niya, yes, yes, parang general yung nag-utos. Utusan ng nanay, nagtatago. Hello? Totoo, di ba? Utusan maghugas ang bigas sa church, apa, it! Sa bahay? O eh, buti sana kung magdadabog lang, nagtatago. So ano problema? Yung puso. Amen? May mga bagay tayong ginagawa, oo, nagsasakripisyo ka. Pero ang totoo, hindi gusto ng Diyos yung sakripisyo mo eh. Pero hindi mo naman ito ginagawa na mula sa puso mo. God doesn't want sacrifices. He wants our heart. Hindi gusto ng Diyos yung sakripisyo mo. Hindi naman iniaalis ng Diyos yung sakripisyo eh. Pero bakit mo ba ginagawa yung mga bagay na sinasakripisyo mo? Yung ba'y mula sa puso? Hosea 6 verse 6, I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings, O God. Sabi nito Panginoong Diyos, I want you to show love. Kasi that time, naghahandog din naman sila ng sacrificial. Yung love na mahal nila, iahandog nila. Sacrifice yun. Pupunta sila sa Jerusalem, kahit yung iba'y galing sa malalayo, lalakad, sacrifice. Nandiyan kayo? Talagang nagsasacrifice sila. Pero ginagawa nila yon na ano? Hindi naman sa puso eh. Niisip lang nila, matapos lang magawa ito, sige na. Tradisyon. Hello? Pero ang gusto ni Lord, I want you to show love. I want you to know me. Ang gusto ko, makilala mo pa ako kaysa sa mga sakripisyo handog mo sa akin, sabi ng Panginoon. Pagod na pagod kang sumayaw. Pagdating, kapagod na lang. Pero hindi ka man nagpe-pray. Hello? Sumasayo ka lang, talagang sipag na sipag ka kasi nandyan yung kas mo. Napansin ba ako? Hello? Ay! Di ba totoo naman? Marami tayong ginagawang sakripisyo. Pero gusto pala ng Panginoon, magpakita ka ng pag-ibig. Gusto niya makilala mo pa siya. So anong issue doon? Yung puso mo, yun na gusto ng Diyos. Hindi naman niya inaalis ang magsakripisyo. Siya nga nag-utos niyan eh. Pero bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo? Hello? Psalms 51 verse 16 to 17. You do not desire a sacrifice or I will offer one. You do not want a burnt offering. The sacrifice you desire is a broken spirit, basag na espiritu, you will not reject
a broken and repentant heart, O God. Kasi that time, magdadala sila ng tupa. Magkukumparahan pa. Yung tupa ng pagpulungan mag-asawa. Tupa ng isa, kita mo. Parang may sakit. Buti itong sa atin. Yung isa naman, parang ang daming kalis. Yan ba yung handog niya? Yung puso. Di ba, may isang ganyan din naman ang mga kasyano hanggang sa panahon natin ngayon? Magbibigay ka nga, sakripisyal. Tights mo, imbis na ibabayad mo sa inyong upa o sa kuryente nyo, isasacrifice mo. Totoo naman, sacrifice tayo sa pagbibigay. May kausap po ba ako ngayon? Pero minsan yung puso natin naman, nakatingin ba si Pastor, iuhulog ko na ito. Nakasulat ba pangalan ko dyan? Anda kayo? Nakikita ba ako habang ginagawa ko to? May camera ba? Nasaan banda? Hello? Nagsasacrifice nga! Pero kamusta naman yung puso? Hindi inialis ng Diyos. Sabi sa atin mo, hindi inialis ng Diyos ang magsakripisyo. Magsacrifice ka, kailangan mo yan. Pero higit sa sakripisyo, gusto ng Diyos yung puso mo. Anong puso? Yung makilala mo siya. Maging malapit ka sa Kanya. Kasi pagka inuna mo makilala ang Diyos, yung pagsasakripisyo mo magiging tama. Magiging masamyong handog sa harapan ng ating Panginoon. Eh sabi sa katabi mo, huwag lang ba sa sakripisyo? Yung mga nagmi-mission natin, mga kapatid, yes, sacrifice. Biyernes pa lang, iba, nandun na sa kanilang mga prabe sa pinupuntahan. Sabado, nandoon na, pag-iikot, doon sa mga kabataan, sa mga nanay, magbabible study. Pero laging i-check ang puso. Kasi ang puso, ang sabi rin ng Jeremiah, ang pinakamadaya sa lahat. Kaya sabi mo sa katabi mo, i-check mo yung puso mo lagi. Yan kasi gusto ng Diyos eh. Amen? Pupunta ka ng church, sige, nagsakripisyo ko na, dapat tulog ka ngayon, dapat naglalaba ka ngayon, nakakaya naman kay Lord. Tama? Pero check mo yung puso mo. Nandito ka na rin naman. Yung iba, nandito na, nagsacrifice na nga, pero yung puso, yung tsura, kitang-kita, parang tinataman, parang tulala, hikab ng hikab. Kitang-kita pa yung lalamunan ng pastor. Kitang-kita yung lalamunan mo eh. Ayaw kayo? Ayaw natin ipakita yung kaayusan natin na, kasi ang problema, hindi naman yung panlabas eh. Yung laman ng puso. Sabi sa katabi mo, ang problema, yung puso. Sabi nga natin, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang pinaka-puso ng problema ay ang problema sa puso. Sabi mo sa katabi, yan ang pinaka-problema. Problema sa puso. Amen. Anong klaseng puso gusto ng Diyos na gusto ng Diyos na hinahanap niya sa atin? God wants our obedient heart. Ang gusto ng Diyos, yung puso natin ay maging masunurin sa Kanya. Amen. Ezekiel 36 verse 26, Good News Translation, I will give you a new heart and a new mind. Bibigyan kita ng bagong puso at ng bagong isipan. I will take away your stubborn heart. Aalisin ko yung matigas sa puso na parang bato and give you an obedient heart. Yan ang gusto ng Diyos eh. Bigyan ka ng puso masunurin sa Kanya. At minsan sa pagsunod natin sa Diyos, kanya kayo, minsan din natin kayang maintindihan at maunawaan bakit natin kailangan sundin. Sumunod ka lang. Amen? Huwag yung susunod ka pero puro reklamo. Hello? Puro pagkukumpara. Puro sama ng loob. Amen? Psalms 81 verse 11 to 12, But my people would not listen to me, Israel, will not submit to me. So I gave them over to their stubborn heart. Ngunit ang aking mga tao, hindi nakikinig sa akin ng Israel, hindi nagpapasubmit sa akin.
Kaya anong ginawa ng Diyos? So I gave them over to their stubborn heart. Ibinigay ko sila sa kanilang matitigas na puso to follow their own ideas. Ay, ikaw din ang may dahilan kung nasan ka ngayon eh. Hindi ka pwedeng magturo sa iba. Kung struggle ka ngayon, huwag mong sisihin ang iba. Hindi dahil hindi ka nadadalaw ni Jacob leader mo. Meron naman dyan, hindi. Nung panahon nga namin, kinikwento ko sa inyo, wala naman kami mga cell group. Wala naman kami J-group. Pero yung apoy kay Lord nandun. Na-struggle, oo. Pero hindi tumatagal. Hello? Nadadaba, sabi ni Pablo, pero hindi tuloy ang nalulukmok. Kaya sabi rito, I gave them over to their stubborn heart. Kaya binigay ko sa kanila yung kanilang pusong matigas kung masunod yung kanilang mga idea. Kaya sabi ko nga, ulitin ko, kung nasan ka ngayon, dahil din yan sa iyong sariling kagagawan. Kung di ka revive, hindi ka restore, malayo ang puso mo sa Diyos, ikaw din yan eh. Amen. Yung struggle ka lagi, pag pupunta ng church, hirap na hirap ka, kung maaari, hindi ka na pumunta ng church, problema ng puso yan eh. Pag giving time, nakaano yung kilay mo, yung giving na naman. Yung iba, pag giving time, parang nasisiraan ng bait, gano'n lang ngayon, giving. Bila tatayo, pupunta sa CR. Eh, mga pasta, narinig ko lagi, suggestion nila, maglagay na rin yung offering box sa CR eh. Ang problema dyan, ang totoo puso eh. Sabi mo sa katabi mo, problema, ulitin mo puso. At pag matigas ang iyong puso, dahil ayaw mong sumunod, magkakaroon ka ng problema talaga. Proverbs 16 verse 5, NIV or New International Version, the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. English Standard Version, everyone who is arrogant in heart. Yung iba kasi ang yabang ng puso, ang yabang talaga, ang tigas na, mayabang ba? Pinagsama na yan. Tigas ng puso, kaya matigas ang puso niya kasi mayabang. Yung laging all-knowing, alam ko na yan. Pag pinagsabihan ko, alam ko na may problema ko eh. Bakit ikaw wala ka rin magproblema? Lagi ka na ko na lang ang inaano-ano mo eh. Ikaw. O sige, ano? Diba? Problema puso eh. Everyone who is arrogant in heart is an abomination to the Lord. Be assured, itiyakin ng Diyos, He will not go unpunished. Sa ang Biblia, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon at sila'y tiyak na paparusahan. Yan ang nakakatakot. Yung dahil ang tigas sa puso mo't palalo ka, mayabang ka, ay, wala namang mag-a-admit ng mayabang siya. Lalong mayabang, ayaw niyang i-admit na mayabang siya. Mayabang nga eh. Ba't niya i-admit? Nanya kayo? Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, dalawa lang daw ang mayabang, isang halata at isang hindi halata. Ha? Sino ka dun? Yung halata o hindi halata? Kaya yung mga taong palalo sa puso, yung lagi nagmamalaki. Eh ano kung wala na ako dyan? Dami naman church. Nagkaalat ang church dyan. Tandaan mo ito, kapatid, ha? Hindi naman siya tinatakot kita. Kung saan ka inilagay ng Diyos na pamilya, kung saan ka iniupong ng Diyos na church, dumuon ka na kasi pag umalis ka doon, mawawala yung connection mo sa tamang lugar kung saan ka nilagay ng Diyos, mahihirapan ka sa buhay Kristiyano mo. Kaya kung nararamdaman mong hindi ka talaga rito, maghanap ka ng church na para sa'yo talaga. Pero kung nararamdaman mong talagang dito ka naman, magpaayos ka. Huwag ka maging matigas ang ulo. Amen. Kasi sabi ng Bible, ibibigay niya kung anong gusto mo. Sige, ang tigas ang ulo mo ha.
Sinasabihan ka naman, huwag ka munang mag-girlfriend. Sige ka naman ng ligaw ng ligaw. Isa naman, paligaw ng paligaw. Ikas ang ulo nyo, ha? Patago-tago pa kayo. Imbis na SM San Lazaro, mag-SM, ano kayo? Bulacan. Eh, napupunta rin kami sa Bulacan. Diba? At tikas ang ulo. Ano mangyayari? Ikapapahamak mo yan. Hindi naman dahil sa sinusuway ka lang, dahil trip lang eh. Sabi sa katabi, hindi ka naman pinagtitripan eh. Inaayos ka ni Lord. Amen ba? Tikas-tikas ang ulo mo, sabi sa'yo, anak, mag-aral ka muna. Hindi, mahal na mahal ko siya, mama. Kaya willing ako ibigay ang lahat. Babato ka naman ako. Tumigil ka. Hindi mo alam kung anong buhay. Di ba? May kasabihan nga, o sige, mahal mo siya, pero mas mahal ang tuition fee. Mag-aral ka na muna, anak. Tama? Ano mangyayari sa mga tao matigas ang ulo? Kapahamakan ng dulo. Ang ending niya, sabi sa katabi mo, ang ending niyan, hindi mabuti para sa'yo. Di ba laki, mga magulang, ganito, di ba sinasabi natin sa mga anak natin, naku, kamatigas ang ulo. Di ba? Kamatigas ang ulo, makinig ka. Yun ang word laki, makinig ka. Ganon din naman, sa atin, tatay natin sa langit na nagsasalita, anak, huwag matigas ang ulo, makinig ka. Kaya pati mga nanay at tatay natin dito, sinasabihan tayo ng Diyos, huwag matigas ang ulo. Hello? Mga nanay at tatay, sinasabi ng Diyos sa inyo, magpatawad ka na, huwag matigas ang ulo. Mga tatay, sinasabihan na kayo ni Lord, anak, iwasan mo na yung bisyong yan. Huwag matigas ang ulo. Amen ba? Ikaw bubuti mo yan. Sigarilyo ka pa rin na sigarilyo. Kaya pag may darating, di mo na kung sa muta tako, tabo sa ba? Pwede maging magician ka eh. Hindi naman kayo kinokondem sa bisyo nyo nga, pero kayo mismo, bakit kayo nahihiya? Alam nyo may mali eh. Ito yung matitigas ang puso, ayaw makinig. Ito lang naman eh, ito lang ang bisyo ko eh. Wala na, ito na lang eh. Binabago pa naman ni Lord. 10 taon na eh. Ngayon, binabago ka pa rin. Hindi problema yung ano eh. Ikaw ang may problema. Ang tigas ng ulo mo. Hello? Hindi mo asawa, tinetext-text mo. Kinakamusta ko lang naman. Will! Lukuhin mo lole lang mo. Kinakamusta, 2:00 na madaling araw. Nandiyan kayo? Ba't hindi mo pakamusta sa asawa mo siya? Mangamusta? Ba't ikaw kailangan? Tapos ayaw mo ipabasa sa asawa mo. Tapos magagalit-galitan ka pagka, ba't mo binabasa? Ba't binabasa ko ba yung cellphone mo? Alam nyo ha, mag-asawa makinig kayo sa akin. Na yung mga mag-aasawa pa dyan, walang taguan sa lalo mga ganyang cellphone, ibigay nyo. Huwag yung may, kasi, ano yan eh, pintuan ng kaaway na maaaring maging paraan na makapasok. Amen? Huwag kayong magtatago ng mga message, may mga lock pa, password. Kaya kayo? Poto na lang, may password pa? Bakit? Ano ba yung mga nilalagay ng mga password pa? Ha? Ano? Calculator, Milak! Bold na calculator. May password? Bakit? May something. O matigas ang puso. Alam nyo nang may mali. Alam nyo nang ikakapahamak ninyo. Nangungusap ang Diyos, nagsasalita ang Panginoon sa magitan ng mga lingkod ng Diyos, nakukonvict ang Holy Spirit, sabi mo sa katabi mo, tikuhin mo na malakas, huwag matigas ang ulo.
Kasi ang mga matitigas ng ulo, sabi doon, no? Sila'y tiyak na paparusahan. Tigas ng ulo mo, sinabi ng ni Lord na, anak, maging tapat ka na sa tights. Okay lang ba? Yung iba, pagkausapang pera talaga, alam nyo, lagi ko ito narinig ng bata pa ako sa ating bishop. Hindi nyo madadaig ang pastor sa bigayan. Ang pastor, binigay na nga nilang buhay nila sa Diyos eh. Pera pa hindi nila kayang ibigay. Ang pastor, hindi po kami for sale. Hindi nyo mababayaran ng pastor. Nakala nyo mababayaran na bibili nyo ang pastor? Hindi. Hindi kami naglilingkod sa pera. Kasi kung pera lang ang dahilan ng paglilingkod namin, hindi kami nagpastor. Sana ang asawa ko ay artista. Ako sana eh, dapat may kaano si Coco Martin ngayon. Tontuha si Jericho. Batang Tondo, batang Quiapo, wala. Batang Maynila. Pinili namin maglingkod sa Diyos, hindi dahil sa pera. Kaya kung pag-iisipan nyo kami sa pera, mahiya naman kayo kay Lord. Tama? Hindi nyo tungkulin, tignan yung aming pamumuhay. Tungkulin yung maging tapat sa Diyos. Kasi kami man din tungkulin namin maging tapat sa Diyos. May leadership tayo. Meron tayong team. Tumitingin din sa amin. Huwag kayong mag-alala. Amen? Ba't ba ako napunta doon? Kasi may mga taong yung puso eh. Kita nyo ha, ito katotohanan ha, magsasalita lang ko ng ilang, totoo naman talaga, kung sino ang hindi giver, mapaghanap. Totoo. Kung sinong hindi tapat sa pagbibigay, mapatanong. Lagi nagireklamo sa church giving. Right? Hello? Pero kung sino namang giver, hindi nagtatanong. Napansin nyo? Totoo yan. Ano problema? Hawakan nyo rin puso. Yan ang problema. Puso. Because the stubborn heart, ito problema eh. Ayaw nilang makinig. They refuse to listen. Proverbs 1 verse 23 to 24, repent at my rebuke. Then I will pour out my thoughts to you. Magsisi ka sa akin, sabi ng Panginoon, kapag ikay akin tinutuwid, at ibubus ko sa iyo ang aking mga isipan. I will make known to you my teaching. Malalaman mo kalooban ng Diyos eh. Pagka nag-repent ka, pag nirebuke ka ni Lord, nagsabi ka na, Lord, sige po, magbabago ko. Opo, Panginoon. Susunod ako sa iyo. Hindi mo pagmamatikasin ang iyong puso, malalaman mo kanyang mga nais sa buhay mo. But since, ito nakakatakot eh, but since you refuse to listen, when I call and no one pays attention, when I stretch out my hand, pero ano, hindi ka nakinig sa akin. Ano mangyayari? Verse 20, chapter 29, verse 1, a man who hardens his neck after much reproof will suddenly be broken without remedy. Ito nakatakot yung without remedy. Beyond remedy. Ano mo ibig sabihin ng remedy? Yung wala nang lunas. Kasi ikaw ang nasunod sa sarili mo, nang matigas ang iyong ulo, yung neck, ibig sabihin, ayaw mo makinig, yung neck mo laging kung saan mo gusto, doon ka. Gusto ko dito eh, ako masusunod, buhay ko to. Ha? Yung I live once, ano ba yan? Ha? You only live once, ano yan? YOLO? YOLO? Mga ngayon, mga kabataan, mag-ingat kayo. Mga kabataan, na huwag kayong sumang-ayon sa takbo ng sanlibutan na parang iniisip yun ng tama. Makinig kayo sa Diyos, makinig kayo sa inyong mga magulang, makinig kayo sa pastor, iaayos kayo ng Diyos, itutuwid kayo ng Panginoon. Makikita mo, maganda makikita kinabukasan mo. Pero yung iba, ayaw makinig. Ngayon, usong-uso at I pray, huwag mangyari sa Pilipinas yung nangyari ngayon sa Amerika. Nandoon, yung alam na mali, ibibigyan nila ng katwiran. At doon, masagi mo lang yung kanilang paniniwala. Ay, nako. May message ka.
Yung cellphone ngayon, nagiging ano na rin eh. Ha? Weapon. Sisiraan ka. Ano anong sasabihin sa'yo. Kaya ano mo yun, pinagpe-pray ko next generation na talagang magtapat sa Diyos, maging mapagmahal sa Panginoong Diyos. Kasi kung hindi at aayaw kayo sa takbo na sanibutan na nangyari kayo sa Amerika, mangyari dito, maling-mali, pero binibigyan ng katwiran at galit na galit pag pinag-usapan ng LGBT. Sinang unang-unang galit? Yung equal rights. Kanya kayo. Kaya ang tao ngayon, puro mapagpanggap, pagkunwari. Kaya pati cellphone ngayon, puro filter. Pag inalis mo yung filter, mukha kaswang. Mukhang bruha. Puro pandaraya ang takbo ng sandibutan. Kaya, sabi mo sa katabi mo, huwag kang sasangayon doon. Makinig ka sa Diyos. Makinig ka sa mga mensahe ng salita ng Diyos. Magbuksan mo yung puso mo. Huwag mong pagmatigasin. Masakit, tinutuwid ka, pero ikabubuti mo yan. Kasi pag hindi, darating yung you will be broken and no remedy. Yung wala nang lunas, nangyari na, wala na. Teenage pregnancy nangyari, wala na. Ama, nasayang mo yung hindi ka nakinig, nasayang yung puhunan na dapat eh mas maganda na puntahan, kaya lang naggawa ka ng sarili mong idea, sumunod ka sa mga pandaraya, hindi ka nakinig. Napunta sa wala. Di ba ang daming ganyan? Kikita ko na mabilis dito. Triple ang sweldo. Triple ang balik. No? Five times. Isang buwan lang, kita ng grabe. Inaano yung greediness? O di, tumaya ka ngayon. Nag-ano ka ngayon? O, napunta saan? Ang daming ganyan. Kaya pag nangungusap ng Holy Spirit, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Zechariah 7, verse 11 to 12, your ancestors refused to listen to this message. They stubbornly turned away and put their fingers in their ears. Nilagay nila kanyang tenga, ang mga kamay nila sa kanyang tenga. Na, bata ka pa, huwag ka muna mag-asawa. Anak, huwag ka muna mag-boy, mag-girlfriend. Ayoko! They made their hearts as hard as stone, so they could not hear the instructions or the messages that the Lord of Heaven's armies had sent them by the Spirit through the earlier prophets. Nangungusap naman Diyos, pamagitan ng kanyang mga propeta, kanyang mga lingkod. That is why the Lord of Heaven's armies was so angry with them. Nagagalit nuli ang Diyos eh. Anak na tayo, pero misa nagagalit ang Diyos sa katigasan ng ulo eh. Di ba ang mabuting magulang, pag ang anak niya ay matigas ang ulo, nagagalit na siya? Bakit? Para sa ikabubuti ngayon. Anak, huwag mong ilagay yung kamay mo dyan, makukuryente ka. Mamaya-maya na naman, lalagay yung bata doon sa kuryente. Anak, huwag kang makulit. Di ba? Tatawid sa kalsadang mag-isa. Anak, sandali lang, hintay mo si tatay, hintay mo si nanay. Hindi po, tatakbo pa. Kuhihilahin mo ngayon, babato ka, huwag kang makulit, ha? Eh ngayon, mga bata, ha? Parang may batas na, huwag mo sasaktan. Nako, pag nangyayari na sa atin sa lipunan natin yung ganyang bagay, nagpipipare ang lipunan ng isang henerasyong matitigas ang ulo. Kaya kung di kayo kaya pagsabihan sa bahay nyo dito, pagsasabihan kayo. At makinig naman kayo. Amen. Kung ikay estudyante, mag-aral ka muna. Huwag kang makulit. Yung iba, nag-aaral, pero ML ang ML. Gigil na gigil pa. Imbes na makipag-fellowship, nandun sa isang sulok. Kung... anong mapapala mo dyan? Ayusin mo ang buhay mo. Para sa'yo naman yan eh. Sa akin ito nakakalungkot. Ang tanda mo na, may mga anak ka na, ML ka pa rin. Ay, hindi po, COD ako ngayon. Ano ba yan?
T.O.D. Si, hindi po ML yun, T.O.D. Parehas din, laro rin yun eh. Hindi masamang maglaro. Huwag niyo akong ma-misunderstood ha. Pero kung kinakain na ng maraming panahon at oras mo, yung bagay na yan, hindi mo na nakakausap ang tsawa mo. E bisa kama, mag-uusap kayo, maglabing-labing kayo. Tungkaw. Pag kinausap, kinalabing ka ng mission, tagal nga, natatalo tuloy ako eh. Ay! Ha? Magsumbong kayo mga misis sa akin pag ganyan ang asawa nyo, ha? Totoo, nakakahiya. Ang tatanda na ng iba, yung pang pinuuna. Alam nyo, imbis na, ito, may pakinabang. Imbis na maglaro-laro ka ng ganyan, magbasa ka ng Bible. Eh, Bible? Ano ba yan? KJ! Imbis na maglaro-laro ka, mag-pray ka. O ito na lang. Nahirapan ka magbasa ng Bible, nahirapan ka makinig ka ng mga message. YouTube, makinig ka ng mga message. Mga worship song. O kaya, isa bang maganda, makipaglaro ka sa anak mo. Hello? Laruin mo man ang buhat-buhati mo, ihagis mo sa bintana. Pero sasaluhin mo rin naman. Marami kang pwede gawin na may pakinabang. Totoo, di ba? Ano lang, minsan alam nyo naman yan eh. Nagkukonvict na ng Holy Spirit eh. Gagamitin ng misis nyo, ang mister nyo. Misis, ang habang panahon nandun sa kapitbahay. Inahanap ng mister, nasan ka na naman? Nandun, nakapagkwentuhan. Kay Aling Bebang. Ah, kalungkot yung ibang misis. Wala namang ginagawa. Hindi na nga nag-ano sa bahay, naglalaba, hindi na nagluluto, inigaasikaso ng bahay. Nandun nakikipagkutuhan sa kapitbahay. Nakakahiya. Ito bakit? Lalo kung Kristiyano ka na. Kaya sabi sa katabi, huwag kang makulit ha. Huwag kang makulit. Matutong makinig sa Diyos. Ang instruction ng Diyos ay pakinggan natin. Ikabubuti natin yun. Pero ang isang tao matigas ang puso, ito yun eh, you deceive yourself trying to justify sin and rebellion. Yung dinajustify mo pa yung mali mo, alam mo nang mali eh. Kaya lang, kasi nga, stubborn heart. Ijustify mo. Eh bakit? Ako lang ba naglalaro? Di ba, ikaw rin naman? Di ba, ganun, nakakatwiran pa. Mag-aaway ang miss, madalawang misis. Bakit? O sige, nandun nga ako sa kapitbahay. Ikaw naman, kapitbahay. Dahil doon yung dinajustify nyo yung mga maling nagagawa, ano nangyari? Lalong gumugulo. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. For there will be a time when people will not tolerate sound teaching. Kaya maraming simbahan, ayaw mag-preach ng righteousness, ayaw mag-preach ng holiness. Puro lagi, yayaman ka, sasagana ka, gaganda buhay mo. Receive! Sino naniniwala tayo? Makipagkamay ng lima! Wala ka pinapalinggan, ha? Okay rin naman. Ama rin naman. May mga ganong preaching. Kailangan din naman natin yun. Pero kapag ka, itutuwid ka na, pero ayaw mo, may problema yung puso mo. Following their own desires, they will accumulate teachers for themselves. Kaya ang daming Kristiyano nagsisiksikan noon sa malaki simbahan na ang preaching puro grace, puro sa mga gusto nang pakinggan ng tenga nila, nandun sila nagsisiksikan. Ang totoo, natutulog sila doon. Hindi naman talaga naglilingkod. Maraming ganon. Doon sa church, itutuwid sila, ayaw nila, nasasaktan sila. Pero alam nyo, doon kayo makakadama ng tunay na pag-ibig pag tinutuwid kayo. Walang pag-ibig kapag ka, mali na, hindi ka itutuwid. Hindi pag-ibig yun. Because they have an insatiable curiosity to hear new things and they will turn away from hearing the truth. But on the other hand, they will turn aside to meet. Gusto nila mga kwentuhan, walang kabuluhan, mga alamat. Alamat ni San Pedro. Alamat ni bakit nagkaroon ng pinya. Wala kang maisip na alamot.
Yun ang gusto niya kwentuhan. Wala ka kwenta-kwenta. They refuse to listen at dinajustify lagi nila yung maling nagawa nila. Kasi ang mga matitigas ang puso, stubborn heart, ito yung mga taong laging may masasabi, laging may dahilan, laging may ma. Pag kinausap mo, mayroon talaga silang masasabi lagi. Ang problema talaga, puso. Sabi mo sa katabi ang problema, puso. At ito nakakatakot na dito ko magtatapos. Stubbornness angers God. Ang taong matigas ang puso, nagagalit ang Diyos. Bakit? Tatay natin siya eh. Mahal niya tayo. Gusto niya ang mabuti para sa'yo. Huwag niyong ialis na ang Diyos ay Diyos din nagagalit. Kasi kung siya'y pag-ibig, siya'y Diyos ng katwiran, kabanalan, katotohanan. At ang Diyos ng pag-ibig na nasa katotohanan, Diyos ng katwiran, ay galit sa mga mali. Kasi kung itotolerate niya ang mali, hindi siya pag-ibig at wala siya sa katotohanan. Amen? Kaya pag mali, itutuwid ka talaga ng Diyos. Minsan masakit ang ituwid. Yung ego lalo natin. Tama? Ego mo. Masasagi yung pride mo. Lalo mga lalaki, pag itutuwid ako, lalaki ako eh. Ayaw nila. Nasasaktan sila. Yung pride nila. Yung pride na yan, iprito nyo, fried chicken na, kainin nyo. Ang gusto ng Diyos, lagi lang tayong humble sa Kanya. Oo, kung may mali, turuan mo ako, Panginoon, ituwid mo ako. Ayaw natin ang Diyos ay magalit sa atin. Ang kailangan, mapasaya natin ng Diyos. Amen? Sa paano paraan? Masunod natin ang Kanyang kalooban. Judges chapter 2, verse 19 to 20. But when the judge died, the people returned to their corrupt ways. Ito yung Israel that time, nangunguna sa kanilang mga hukom. Behaving worse than those who had lived before them. They went after other gods, serving and worshiping them, and they refused to give up their evil practices and stubborn ways. So the Lord burned with anger against Israel. He said, because these people have violated my covenant, which I made with their ancestors, and have ignored my command. Romans 2 verse 5 to 6, but because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are storing up terrible punishment for yourself. Yan nakakatakot, nag-iipon ka, hindi na kayamanan, hindi ka nag-iipon ng kasaganaan. Ang iniipon mo, punishment para sa sarili mo kapag ka matigas ang ulo. For a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. Muling babalik si Jesus. Mga kapatid, tingay lahat sa akin, ang dami ng sign. At hindi na babago ang ating doktrina, paniniwala, muling babalik si Jesus. Marami na simbahan, tinalikuran ng paniniwala ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tayo naniniwala pa rin. Bakit? Blessed hope natin yon. Yan ang ating inaasahang pag-asa sa buhay na ito. Muli siyang babalik. Pero sa kanyang pagbabalik, hindi para iligtas ang sanlibutan. Sa kanyang muli pagbabalik ay upang hatulan ang sanlibutan. Kaya ano kailangan natin gawin? Tayong mga nabubuhay, tayo nakakaunawa sa katotohanan, tulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Si Kristo nasa atin, makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Paano mamatay ka sa sarili mo? Pasakop ka sa Diyos. Kasi ang taong matigas ang ulo, ang ending ay kapahamakan. Sabi sa katabi mo, ang taong matigas ang ulo, ang ending, kapahamakan. Mga mag-asawa, pag hindi kayo natutong makinig sa isa't isa, hindi naman bababa ang Diyos sa inyo para awating kayo sa away nyo eh. Hop, sandali lang ako, Diyos ako nandito. Tumigil kayo. Ikaw muna magsalita. Sumunod ikaw naman. Wala namang ganun eh. Ama, patuto kayo magbigayan. Galit yung isa, di manahimik ka. Huwag mong sasabayan. Kanya kayo. Patuto kang makinig. Pagka nagsasalita kayo, nag-uusap kayo. Patuto kayo. Hindi yung nagsasalita si Missy, isip mo, nanalo ba Golden State Warrior kanina? Kamusta kaya Stephen Curry ko? Patuto kayo makinig sa isa't isa. Tignan nyo yung sinasabi ng bawat isa para maging maayos. Bakit? Kung hindi,
Pares kayong may ego, pares kayong hindi nakikinig sa isa't isa, panangguli, lalamig ang pag-ibig niyo sa isa't isa. Totoo yan, ha? Panangguli, hindi na kayo sabay kumain. Dati, sabay kayo kumain, nagsusubuan pa kayo. Ngayon, nagbabatuhan na kayo ng pinggan. Panangguli, ano? Ang magsasuffer, mga anak nyo. Ang mga mag-asawang laging nag-aaway, ang mga anak nyo mapapansin nyo malungkutin. May mga sakit. Kawawa naman. Wala naman sila kinalaman. Gusto lang nilang maging masayang mga bata. Nandiyan kayo? Kaya ayusin nyo, mga mag-asawa, mag-usap kayo. Huwag nyo maging matikas ang mga ulo at puso nyo sa isa't isa. Kung meron kayong samaan ng loob, mag-usap kayo. Sige na, kung kayo magsigawan, okay lang. Basta ang ending nyo, mag-aayos kayo. Normal lang naman na nag-uusap. Normal lang nag-aaway mag-asawa. Pero lagi sa isip at puso nyong dalawa, ikaayos dapat natin ang ending. Ikabubuti natin. Bakit? May mga anak kayo. Tama? Hayaan yung mga anak nyo lumaki masasaya. Ang bahay nila, comfort nila, hindi yung bahay na parang tingin nila ay impyerno. Tama? Paano? Mga mag-asawa, mag-usap kayo lagi. Pakita nyo nagmamahalang kayo, nagkakasundo kayo. Makita ng mga anak nyo nagmamahalang kayo. Lagi nga natin sinasabi, ang pinaka best gift na pwede mong ibigay sa anak mo, mahalin mo asawa mo. Pag nakita ng mga anak yun, masaya sila. O mga kabataan, huwag naman mag-isip, masaya pala mag-asawa. Ganun pala dapat. Kundi nyo pa tayo, magmuna. Mag-aral muna kayo. Huwag din matigas ang ulo. Tama? May assignment ka? Gawin mo na. Nandiyan kayo? Mga nagbi-business, huwag matigas ang ulo. Sinasabi ng Diyos, anak, maging patas ka. Eh hindi, dito kikita ng mabilisan eh. Huwag, pandarayan, kaaway. Ang puso nyo, lagi nyo bantayan sa Diyos. Mga naglilingkod naman, mga bumupunta ng gawain ng Diyos at nagsiserve kay Lord, tingnan nyo yung motibo nyo sa paglilingkod. Hindi, okay lang magpagal, okay ang mga sakripisyo, pero anong dahilan ng puso? Laging tignan ng puso. Yan ang puhunan sa paglilingkod. Sabi sa katabi mo, ang puhunan sa paglilingkod? Puso. Puso ang puhunan sa paglilingkod. Anong gusto ng Diyos sa puso? Yung pusong masunurin sa Kanya, pusong basag sa Kanya, pusong hinahanap lagi ang Diyos, uhaw sa salita ng Panginoon. Pag yung puso mo mababa kay Lord, na Lord, mahal kita, namimiss kita, yung puso mo gano'n, na totoo ha? Sasabihin ko sa iyo, ano man ang problema ang dumarating, okay lang. Normal lang ang problema eh. Pero ang puso mo, oh, kay Lord, basag sa Diyos, worship, iiyak ka sa Kanya, basag ka sa Diyos, kahit mag-isa ka lang, pero umaawit ka sa Kanya, ang sayang maging Kristiyano pag ganun. Idadirect ng Diyos ang landas mo, makikita mo ang pabor ng Diyos nasa sa buhay mo. Na Lord, pangunahan mo ako, tama po ba itong gagawin ko? Kung hindi mo marinig ang Diyos ang instruction niya, makinig ka sa mga elders, makinig ka sa magulang mo, makinig ka sa mga pastor mo. Itutuwid ka ng Diyos. Minsan, hindi sang-ayon sa gusto mo. Ang sasabihin sa'yo, makinig ka pa rin. Okay, mali po ako doon. Sorry po. Panginoon, baguhin mo yung puso ko. Kasi anong gusto ng Diyos? Anong talata yung binasa natin kanina? Ulitin natin. Proverbs 23, verse 26, O my son, give me your heart. Ang gusto ng Diyos, ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Pag nasa yung, ang puso mo nasa kamay na Diyos, nasa Kanya, then you will delight in following the ways of God. Makikita mo, ang sayang sumunod kay Lord, hindi mabigat, hindi parusa, kagalakan ng maglingkod. Amen? Magiging masayahin ka sa buhay Kristiyano. Hindi bugnutin, makikita mo yung kaibahan pag yung puso mo naging tama kay Lord. Pagbibigay mo, magiging masaya. Hindi bigatin kasi yung puso mo naging tama sa harapan ni Lord. Papaano? Last verse, basahin ko ito. Sa Psalms 51, sinabi ni David,
created thee a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Bigyan mo ko, Panginoon, ng bagong puso. Yan ang maging dalangin natin ngayon. Sino gusto maging prayer ito ngayon? Panginoon, bigyan mo ko ng bagong puso. Create in me a pure heart. A renewed steadfast spirit within me. Yung tamang puso, matuwid na puso, bigay mo sa akin, Panginoon. Tayo lahat ay kamayo. Hallelujah. Urihin ka, Panginoon. As we call the worship team, mag-worship tayo kay Lord. Dalangin ko ngayong oras na ito, kanina bago ko pumunta rito, Lord, hayaan mong makausap mo ang mga anak mo. Mababalaan mo po kami. Lalo sa nangyayari sa huling panahon. Pag nagtitingin ako ng mga balita sa mga nangyayari sa panahon ngayon, nangyayari sa iba't ibang mga bansa, talaga makikita mong napakalapit ang bumalik ni Lord. Kaya kung meron man tayong bibigyan pa ng panahon sa buhay, alam niyo kung ano? Paglingkuran ng Diyos eh. Huwag niyong pagmatigasan ng puso niyo. Amen. Walang kahihinat ng mabuti ang taong matigas ang puso sa Diyos. Yung pusong basag kay Lord. Kung pinaiyak ka niya, umiyak ka sa kanya. Pinaluluhod ka. Pero hindi rin nakukuha doon yun. Maraming iyakin kay Lord. Pero pagtaas ng iyak, makulit pa rin. Kasi ang gusto ng Diyos, susunod ka sa kanya. Amen. At magagawa naman natin makasunod. Alam niyo paano? Sekreto? Gawin niyong kasama niyo si Jesus. Gawin niyo si Kristo ang dahilan ng lahat. Kaya kung alam natin sa ating buhay, sa oras nito na merong kailangang ituwid sa puso natin, may kausap ko ba ako? Kung nangungusap ang Diyos sa'yo na kailangan merong ayusin sa puso, paayos lang tayo. Hindi natin kailangan magpanggap kanino man. Hindi natin kailangan magkunwari. Huwag mo tignan ng iba, ikaw na kinakausap ng Diyos sa'yo. Bakit? Mahal na mahal ka niya. Gusto ka niyang gamitin. Gusto ka niyang pagpalain. Ayusin lang natin at paayos tayo sa puso natin kay Lord. And as we worship the Lord, let's just open our heart to Him. Just open your heart to God right now.